Napakaganda pala talaga ang linis. Ito yung radiator niya. Tapos napaka ano nung wiring. Ayos na ayos. Iba din talaga pala pagka ang brand ay kinikilala. So yung kanyang mga gulong ay met seller. Marami na rin po yan dito. 110 ang size, Erwin? Yes, sir. Oo. Ayun, met seller. That's 150 by 77. Alright. Tapos yung kanyang single cylinder engine. 373. Ilang cc to exactly? 373? Yes, sir. Tapos 0.4. Yan, may 4 pa. Yung kanyang block. Ang ganda. Ayun, ang KTM Duke 390. Wow. Poging-pogi. Lakas-lakas. Once again, mga kaibigan, ito po yung may share ko. Kapag kayo ho ay budget lang, pero gusto nyo makaangkin ng ganitong unit, hanapin nyo lang po si Erwin. Anong apelyido mo, Erwin? Anong apelyido mo? Hanopol. Wow! Anak pa yata ito ni Mike Hanopol. Alright, so napakaganda po. Just in case madaming bumili, na ubusan ka, kuha na naman tayo sa Laguna. Yes, sir. Ayun, yun ang maganda. So ang sabi ni Erwin, ang Duke 200 at saka 390 ay locally assembled. Mas napupugian ako rito eh, kasi mayroon na rin siyang orange naman eh. Okay, ito Erwin, marami din tong unit na ito. Yes, sir. Baka makumbinsi ko yung aking binata na ito yung kunin. Alright, napaka affordable po mga kaibigan yung kanilang scheme at yung kwentada ng kanilang tawag niyan ay installment plan at $43,500 down payment at $9,133 every month installment for 36 months, meaning 3 years. Kilalang kilala po ang Motor Trade at napakalaking company nito kahit sa Visayas. Mindanao, marami kayo, Erwin? Motor Trade Mindanao? Oo. At ito po, ang bait pa nitong mama na ito. Pagka kayo ay maghahanap dito sa Aban Santos, mas marami unit po dito kayo pumunta. At ang gusto ko ring isang i-test drive. Paano pala magpa-schedule ng ano, Erwin, ng test drive? Kung hindi pa lang sa siya ako na. Ah, yeah, sige. This month, ha? Ano ang schedule this month? Pag okay yun sa schedule ko, sasabay ako. Oo. Paano yun? Sabay-sabay, sama-sama kayong akyat ng Rizal? O sabay-sabay po tayo pupunta. Galing dito? Meeting place po natin sa Papasigyan, sa papuntang Antipolo. Punta Antipolo. Alright, tama-tama. May branch kami sa Santa Lucia East Grand Mall. At Marikina. Tapos ang meeting place, sabay-sabay magpuntay ko papunta sa Cafe Katrina kung saan tayo mag-setup na. Okay, iwanan ko sa yung contact number ko para ma-text din kita kung anong availability ko. Mag-meet up tayo. Okay? So, mga kaibigan, meron po silang test driving ng mga KTM. Hanggang ilang cc yun, Erwin? Hanggang 390. Hanggang 390 ang available. Alright? Whether RC or Duke, ganun. Specifically, anong lugar sa Rizal yun? Sa may Cafe Katrina. Bago mag-generals. Bago mag? Generals. Ah, alright. Alright, sige. Malalaman ko yan. Ang daan natin, saan ang daan? Pupunta siya ng Quirino sa Diretso lang. Hindi patungo ng Marilaki, hindi? Papunta na doon. Alright, alright. Kabisado ko yun. Sa may pinakamalaking ah, ganun? Oo, oo. Doon tayo dadaan. Okay. So, ang mga lugar kasi dyan, patungo ng Infanta ay nadadaanan ko na. At meron kaming munting biyaya doon na lupa. So, yun pala yung area na yun. Wow. Erwin, thank you so much sa araw mo, ha? Kanina nga umaga, sabi ko, kung yung budget mo ay medyo kailangan mo i-consider, bakit hindi ka mag-Bristol? Pwede.
ayaw. Crystal siya, parang mga happy racer style. Na? Crystal. Napaka-retro, no? Retro. Ano bang company may dala nun? Nakita ko lang naman kasi sa ano yon, sa review din. Anyway, sabi niya, ayan, bagay na bagay ang helmet natin, bata ah. Parang kanya yun ah. Bagay na bagay oh. Yun pala yung helmet na kailangan niya. Oo nga, di naman sinasadya. Bagamat pula yung nickel locking helmet, mga bagay sa dude na ito. So ano registration niya? Black?